Nila nabuhayan naman ng loob ang mga nabiktima ng housing loan scam. Umaasa silang makakamit na rin ang hustisya sa pagkakaaresto sa negosyanteng si Delphine Lee. Maging ang mga ghost borrower na ginamit ni Mano ni Lee para makuha ang bilyon-bilyong pisong loan mula sa Pag-ibig Fund, naniniwalang malilinis na sa wakas ang kanilang mga pangalan. My report, si June Veneracion. May mga bahagi ng Sibera na tinatalahib na. Mas marami ang mga bakanting unit kesa may mga nakatira. Ang iba, mga basag na ang mga salamin at pinasok daw ng mga kawatan para kunin ang anumang mapapakinabangan. Pero para sa mga residente rito, masahol pa sa na-hold up at naakyat bahay ang kanilang sinapit ng mga biktima umuno sila ng Globe Asiatic ni Delphine Lee. September 18, 2009, binayaran ng buo ni Evelyn Niebres ang dalawa niyang unit sa halagang 1,537,000 pesos. Perang naipon niya sa matagal ng panahong pagsisikap para makuha ang matagal ng pangarap na bahay. Kahit ano pa ho yan, as long na masasabing akin. Pero parang gumuho ang mundo ni Ginang Niebres nang malaman mula sa Pag-ibig na ang nabili niyang mga unit nakapangalan pala sa ibang tao. Ibig sabihin, ang nabenta sa kanya, ibinenta pa sa iba at ipinangutang sa Pag-ibig. Yun nga lang, sa ghost borrowers daw nakapangalan ang mga unit ni Ginang Niebres. Mula nang nalaman ko, hindi na ako nakatulog, na-depress ako, na-stress ako, hindi na ako nakakain ng maayos. Bumabaho ang dugo ko, nag 90 over 60 ako dahil sa sobrang depression. Halos ganun din ang kwento ng iba pang biktima na nakausap namin. 2009 na madiskubre ng Home Development Mutual Fund ang paggamit umang grupo ni Lee ng mga ghost borrowers sa Pag-ibig para makakuha ng pondo sa kanyang Severa Housing Project sa Mabalacat, Pampanga. Kaya na pumutok ang balitang arestado na si Lee, parang piyesta raw ang pakiramdam ng mga residente ng Severa. Tuwang-tuwa nga po ako dahil na sa wakas na huli rin. Sa tagal-tagal ng panahon, ito na siguro yung oras na para sa amin, hustisya kumbaga. Alam nila malayo pa bago makamit ang hustisya ang ipinaglalaban. Pero ngayong arestado na si Lee, maski papano, may nakikita na raw silang liwanag. Gayunman, hindi pa rin nabubura nito ang matinding galit ng ilang biktimang nakausap namin. Kung pwede nga, sampalin, saktan, patayin. Kaya lang, hindi ho namin pwedeng magawa dahil baka kami po ang bumaliktad bandang huli. Sana po, Mr. Delphine Lee, kung sino man po yung mga nakasabwat nyo sa kasong ito, dapat sabihin nyo na para hindi lang kayong nagdurusa. Natuntun din ng GMA News sa mga taong ginamit umano ni Lee bilang ghost borrower sa Pag-ibig. Nagpapasalamat din sila sa pagkakaaresto kay Lee. Aminado man silang nakatanggap ng maliit na halaga kapalit ang pirma. Nais na rin daw nilang matapos ang usapin. O siyempre, para matapos na rin yung problema namin na pangalan namin ay malinis. Misa, pangamba namin yung kamukha nung hindi kami makaano sa baka mamaya may humuli sa amin. Oo. Tulihin na lang kami, marami pala kaming utang na hindi naman namin napakinabangan. June Veneracion, GMA News.